Isang magandang araw mga bata! Handa na naman ba kayong muli para sa ating panibagong aralin sa Filipino? Ngayon, tara! Samahan niyo kong tunghayan ang ating aralin sa araw na ito. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagbabasa ng salita sa unang kita. Ang pagpapantig ay wastong paghahati o paghihiwalay ng mga pantig ng salita. Nakatutulong ang pagpapantig sa tamang pagbigkas at pagbabaybay ng mga salita. Narito ang ilan sa mga halimbawa nito. Basahin ang mga salita. Mga salita, iinom. Aasa. Uuna. Ngayon naman, ating pantigin ito. I-i-nom. A-a-sa. U-u-na. Kapag may kasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang pantig ay kasama sa patinig na sinusundan at ang pangalawang pantig ay sa kasunod na patinig. Halimbawa, narito ang mga salita at mga pantig. Akyat. Kapag pinantig ito, ito ay akyat. Isla. Ito ay isla. Ang salitang imbak naman, kapag ito ay pinantig, imbak. At ang huling salita, unlad, unlad. Kapag may kasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang pantig ay kasama sa patinig na sinusundan at ang pangalawang pantig ay sa kasunod na patinig. Halimbawa, narito ang mga salita at mga pantig. Atin itong isa-isahin. Una, akyat. Kapag ito ay pinantig, akyat. Ikalawang salita, isla. Ito ay isla. Sunod naman ay ang imbak. Kapag ito ay pinantig, ito ay imbak. At ang huling salita, unlad. Kapag ito ay pinantig, ito ay unlad. Ngayon naman mga bata, atin ngang sagutin ang unang gawain. Isulat sa patlang ang pangalan ng mga nasa larawan. Ang unang larawan, ano ang inyong sagot? Tama, ito ay sapatos. Ikalawang larawan naman, ano kaya ito? Tumpak, ito ay tinapay. At sa ikatlong larawan naman, ano kaya ang pangalan ng nasa larawan? Mahusay, ito ay plato. At sa ikaapat naman, ano kaya ang pangalan ng nasa larawan? Tama! Ito ay gripo. At ang huling larawan naman, ano kaya ang pangalan nito? Mahusay! Ito ay pen. Ngayon naman, para sa susunod na gawain, ay pantigin ang sumusunod na salita. Halimbawa, basahan. Kapag ito ay pinantig, basahan. Ngayon naman, gawin nyo nga ang una hanggang ikalimang bilang. Number 1, kapaligiran. Paano nyo ito papantigin?
Ang tamang sagot ay ka, a, li, i, ran. Number 2, paaralan. Paano nyo ito papantigin? Ang tamang sagot ay pa, a, ra, lan. Sa ikatlong bilang naman, palaruan. Ang sagot ay pa, la, ru, an. Number 4, tahanan. Ang tamang sagot ay tahanan. At sa huling bilang, tandaan. Paano kaya ito papantigin? Ang tamang sagot ay tandaan. At hanggang dito na lamang ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!